kung anumang aral o pagmamahal ang naituro sa iyo ng Noli. Sana madala mo yun sa mundo natin sa pagiging mabuti at mapagmahal na Pilipino. Bakit? Naiyak ako. Grabe naman yung sinabi ni Professor Torres. Nasapul ako dun. Oh my God! Ikaw si Ali? Si Prof. Torres pala yun siya. Hindi ako magpapakasal sa lalaking nais mo. Bagus, papasok ako ng kumbento. Nak, hindi mo alam kung anong pighati at pagdurusa ang aabutin mo sa loob ng kumbento. Wag mo ko. Oh, diba? So, alam nung Damaso na siguro inaabuso yung mga madre doon kaya ayaw niyang pumasok si Maria Clara doon. At si Salvi naman, si Sunny Side Up, gustong-gusto niya dahil siguro doon niya paglalamangan si Maria Clara. Diba? Alam niyo yung mga karakas niyo eh. Hindi diktahan. Ako ang iyong ama. Hindi kita kinikilalang ama. Isa kang kampon ng dilim na gumahasa sa aking ina. Buo na ang aking pasya, Padre. Kumbento o kamatayan. Kutip ko rin na hindi maikukubli ang galit niya sa kanyang nino. Bakit nga ba? Isa lamang akong mensahero ng katotohanan. Anong katotohanan? Hindi ikaw ang tunay na ama ni Maria. Ang iyong kumpadre, si Padre Damaso. Kailangan ba bukas na bukas ay uuwi ka na doon sa kumbento sa Maynila? Hindi ko na ako kaya mamalagi rito, tiya. Mamamatay ako dito sa bahay na ito. Sir Torres, nasan ba talaga si Ibarra? Uy, bukas na. Pinaasa mo ako noon sa simbahan. Sinabi mo sa akin na babago ko na yung kwento. Ano to? Nandirito ka para malaman mong maigi ang totoong ibig sabihin ng nobela. Na ano po? Na hopeless na tayo mga Pilipino at ang bayan nating sawi. Na kahit anong gawin natin, mamamatay at mamamatay lang din tayong lahat. Sadyang abala ang kura sa pagpunta niya sa Maynila. Kung gayon ay babalik na lang po ako ulit. Ipinabibigay ng mahal na kura para sa abala. At pinapasabi niyang hindi mo na raw siya kailangang abalahin pa. Yaman rin lamang na papasok na ang iyong kinakapatid sa kumbento. Hindi na niya kailangan ng iyong serbisyo. Dito na nagtatapos ang iyong paglilingkod. Iuulat mo sa akin lahat at kahit ang pag-uusap ni Maria Clara at ni Ibarra. Ano ang iuulat mo sa akin? Mapalad ka at malaya ka na. Malaya na ba talaga ako? Gayong habang buhay akong uusigin ng konsensyang ito. At ano ang kapalit? Iilang barya? Kaligtasan ng sawimpalad kong buhay? Pati ang pangakong walang hanggang buhay sa langit. Tatanggapin ba talaga ako sa langit sa lahat ng pagtataksil na aking ginawa, Mang Renato? Pasalamat ka na lamang sa Diyos at tapos na ang iyong kalbaryo. Tapos na. Tapos na ang lahat. Dahil sa atin. Dahil sa atin, kaya nawalay si Maria Clara sa kanyang pinakamamahal. Dahil sa atin, kaya namatay si Señor Crisóstomo Ibarra. Dahil sa atin, kaya makapangyarihan pa rin ang kura. Dahil sa akin ay tila sa iyong palad si Clarita, na itinuring akong pamilya habang ako naman ay ayaw ko nang abalahin pa ang iyong mga gawain. Isa na lamang ang natitira kong gawain.
Nawa ay hindi pa huli ang lahat. Patawarin sana tayo ng Diyos. Alam kong galit ka. At yan din ang nararamdaman ko. Matapos kong basahin ng mali. Sir? Din? Nararamdaman mo din? Kayo po, binasa niyo lang. Ako naranasan ko. Nabuhay ako sa mundong to, nakausap ko sila. Nalaman ko yung struggles nilang lahat. Nakilala ko sila. Minahal ko sila. Sir, magkaiba yun. Lay! Lay! Hindi lamang naman ikaw ang naapektuhan ng Bella. Daang taon na nakalipas. Ang nobela ang nagpasiklab ng revolusyon para matatalsik sa bayan ang mga dayuhang Espanyol. Kasi sumakop sa atin mahigit 300 taon. At kung ano man ang nararamdaman nila ito, kung ano mang aral o pagmamahal ang naituro sa iyo ng Noli, sana madala mo yon sa mundo natin at makatulong sa iyo sa pagiging mabuti at mapagmahal na Pilipino. Bakit? Naiyak ako. Grabe naman yung sinabi ni Professor Torres. Nasa pula ko din. Kailan kayo magsalita? Sa pagiging mabuti at mapagmahal na Pilipino. Bakit kailan kayo magsalita? Parang nagra-wrap up na kayo ng klase. I'm sorry. Tapos na ang klase. Uwi na, Miss Infantes. Uuwi na tayo. Huh? Babalik na tayo sa mundo natin. Dito na natatapos ang kwento at ang papel na ginampanan mo sa nobela. Ito na ang dulo ng kwento. Hindi. Hindi pwede mangyari yun. Sir, ang dami pang loose threads. Dito na tinatapos ni Rizal ang kwento. Any moment na. Time first. Ang dami pa pong mga katanungan. Asan ba talaga si Ibarra? Ikaw pa ba siya? Si Maria Clara, anong mangyayari kay Maria Clara? Magkakabalito pa ba silang dalawa? Si Basilio. Si Basilio, anong magiging kapalaran niya? Matutuloy ba ang pag-aalsa ng taong bayan o forever na lang tayo magpapasakop? Si Fidel. Masasagot siguro ang lahat ng katanungan mo sa El Filibusterismo. Sige! Sige, sir, dalhin mo na ako sa El Fili ngayon na. Ah, ni Mare. Hanggang dito ka lang sa Noli.
Hanggang dito lang sa Noli ang ilalagi mo. Sir, ang unfair mo naman eh. Ang bitin-bitin naman eh. Okay, siguro. Maiinganyo ka na ngayon na basahin ang lahat ng nobela ni Rizal. Pati ng mga iba pang literatura ng ating bayan. Sir, sabihin niyo na lang sa akin. Please. Kahit konting crumbs, konting spoiler, just give me something here. Magiging happy ending ba ang El Fili? Oras na para umuwi, Miss Maria Clara Infantes. ¿Qué es esto? Hindi ba ito naman talaga ang gusto mo? Babalik sa ating mundo para makapiling mo na ang iyong mga mahal sa buhay? Oo nga, sir. Pero kailangan ba talaga ngayon na? As in now na? Bakit? Ano na naman? Sir, pwede bang magkaroon man lang ako ng closure sa mga taong nakilala ko dito at sa bayang ito? Si Ate Lucia, si Fidel, ang San Diego. Tunay ang magkaibigan na tayo. Si Maria Clara. Kailangan kong makausap si Maria Clara. Hindi ako pwedeng umalis sa mundong to nang hindi ako nakakapagpaalam sa kanya. Bueno, binibigyan kita ng isang oras. Ha? Isang oras lang? Sir, ang layo ko pa sa bayan. Wala naman taxi rito eh. Baka naman pwedeng bigyan mo ko ng extension. Ano ba to? Computer shop, Miss Infantes? Sir, sige na. Last na naman na to eh. Tsaka magagabi na rin oh. Wanted pa kami sa bayan. May curfew pa. Hindi talaga ako makakarating doon. Sige na sir, bigyan niyo ko hanggang bukas. Siguro naman deserve ko ng closure. Bibigyan kita. Hanggang paglubog ng araw bukas. Pero kailangan mo na talagang umuwi. Siguro naman, sapat na yung 24 oras. Basta pagsapit ng takip silim bukas, sa ayaw at sa gusto mo, maririnig mo nang muli ang tunog ng kampana. Ang kampana ako lang ang makakarinig. Got it. Finish or not finish, time's up na. Hihigupin ka na ng lagusan pabalik sa mundo natin. Bilisan mo na. Tumatakbo ang oras. Yes, sir. Copy. Oh my gosh! Ikaw si Ali? Si Prof. Torres pala yun siya. Oo nga! Kaya pala alam mo lagi kung nasan ako? At kung anong nangyayari sa akin. Now it all makes sense. Thank you, Mr. Torres. Ang dami kong na-share na moments with you. Nakakaloka ka, Mr. Torres.
Hanggang bukas na lang ako dito. Diego, anong kailangan mo sa akin? Que falta de respeto es esto? Huh? Wala bang respeto, Padre? Pasalamat ka. Ganyan lang ang ginawa ko sa'yo. Kung tutuusin, higit na mainam na ikaw ay aking paslangin. ¿Quién te ha dicho? Sino nagsabi sa akin na ikaw ay tunay na kaibigan? Banal na fraile! Bagkus, isa kang hudas! Banal na diablo na dapat kasuklaman! Batid nyo kung gaano ko kamahal ang aking asawa. Kung bakit hindi na ako nag-asawang muli na siya'y mamatay. At batid nyo rin kung gaano ko minahal ang inakala kong nag-iisa kong anak. Si Maria Clara pala hindi ko anak. Anak ng isang lapasta ng katulad mo! Ginalang ko kayo. Alam mo ba kung ano ang kaparusahan sa pagsisinungaling? Naging sunod-sunod rin ako sa lahat ng kagustuhan mo. Kahit na magmukha ko walang bais sa sarili ko. Hindi ko akalain. Ikaw pa rin ang sisira sa aking pamilya. At sa aking reputasyon. Sa puri ng aking namatay na asawa. Si Pia na pinagsamantalan mo. Hayop ka! Hayop ka! Patayin mo ba na ko ngayon, Santiago? Wala ka na rin mapapula. Nangyari na lahat. Hindi ka rapat-dapat na wakasan ang paghihirap na winika mo. Dapat kang isumpa. Naway isumpa ka ng Panginoon na sana'y humaba pa ang iyong buhay na mapuno ng lahat na kamalasan. Buhay na punong-puno ng pagsisisi at pagdurusa. Sana huwa. Mini. Salamat. Clay, kamusta na nga pala yung paghanap mo sa ating amigo? Iba nga nahanap ko eh. Patid kong may kausap ka kanina. Paumanhin, ngunit sirandan kita. Nakita mo siya? Sino? Si Mr. Torres. Yung naging alitap-tap. Nakakaloka, di ba? Hindi ko alam kung sino ang pinutukoy mo, Binibini. Wala naman ako nakitang ibang tao kanina.
Sige na. Kahit konting crumbs, kahit konting spoiler. Just give me something here. Magiging happy ending ba ang Elfili? Sige sir, dalhin mo na ako sa Elfili ngayon na. Tila, kausap mo lang yung sarili sa kakuhuyan. Wala kang nakita? Sandali, nagdedeliryo ako na ba sa gutom? Akala ko pa naman, nakikita niya si Mr. Torres. Oh my gosh, hindi pala. So, sorry, mali yung parang haka-haka ko na baka, alam mo yun, nakikita niya si Mr. Torres or yung portal. Siguro, dun sa time na nakita nila yung portal or nandun yung portal, wala siyang makita siguro. Feeling ko si Clay lang nakakita. So. Pero tingnan pa rin natin, umaasa pa rin ako na makakalipat siya ng mundo or makakatawid siya sa kabila para happy ending sila ni Clay. Ulit natin, sorry. Sandali, nagdedeliryo ako na ba sa gutom? At, ato ba yung aking narinig? Nahuling araw mo na bukas? Okay. Hanggang bukas na lang ako dito. Ano ang ibig sabihin mo nung sinabi mo yun? Hindi. Bukas na bukas kailangan kong pumunta sa bayan. Alam ko mahirap at delikado bumalik doon pero kailangan ko makausap si Maria Clara. Sasamahan mo ba ako? Doon, nag-iimpake papunta sa kumbento. Iiwan mo na ako. Pag pumasok ka roon, hindi na kita muna yung makikita. Alam mo yan. Aalis ka na sa inyo? Bakit? Ano ba nangyari? Sinaktan ko ang aking kapatid. Bakit naman kayo magkakasakitan? Saan ka pupunta? Bakit nag-iiyakan kayong lahat? Napagpasyahan ko na ng magmadre. Madre? Grabe, no? Patindi ng patindi yung mga kaganapan dito. Hindi ko na alam kung kakayanin ko pa to, pero sobrang interesting ng mga susunod na mga magaganap. And pinagdarasal ko na sana ma-intervene ni Clay ang pagre-rape ni Salvi kay Maria Clara, utang na loob. And sana din makatawid si Fidel sa kabilang mundo kahit papaano para, alam mo yun, para may twist na parang inaasama-sama ng lahat. Or kung hindi man, at least may magandang closure sila ni Clay or parang may panghahawakan kami na, you know, alam mo yun, parang siguro in the future pwedeng maging sila. Anyway guys, maraming salamat for watching this with me. And bago tayo magtapos, I wanted to say shoutout pala sa mga Queenies na sobrang supportive sa mga reaction videos natin. And of course, sa mga kaibigan natin na mga masugid na nanonood sa labas ng bansa, mga OFWs dyan, sa Saudi Arabia, sa Kuwait, sa Hong Kong, sa Taiwan, Japan, Singapore, sa UK, meron din, and France, Germany, marami pa, LA, New York, inaalala ko guys, Australia, New Zealand, dami nyo, maraming salamat sa suporta nyo. And of course, sa mga kabayan natin dito sa Pilipinas na palaging nanonood kahit medyo nalilate tayo mag-upload kasi nga may work tayo and maraming mga errands na ginagawa din. Ayun, maraming salamat and see you bukas, cliffhanger of course, kasi Friday for sure matindi at may aabangan talaga tayong matindi na mangyayari bukas. So ayun, see you tomorrow. Bye!